Yan guys, meron tayong gagawin na electric fan dito. Hanabishi windmill. Stand fan talaga to guys, pero ang dinala na lang sa atin is ganito na, nakahiwalay na. Bali, motor na lang, tsaka itong control. Ang napansin ko dito, pagka pinindot mo siya, umuugong lang. Ayan o, pero hindi umiikot. Pero pagka ginalaw mo to, yan, gumagana siya. Ayan. Gumagana siya. 1, 2, 3. Basta pinaikot mo to. Tapos, eto naman. Kahit naman paikutin lang natin ang kamay. Di naman siya matigas. Ang una nyo i-check ay yung kapasitor niya. Kasi kadalasan sa ganito, yung hirap sa starting, kapasitor lang to. Buksan natin. Hey, kita niya. Matibay itong mga ganito. Kasi mukhang ngayon pala mabuksan to. Grabe alikabok eh. Ayan. Buwasan muna natin ng alikabok. Tapos palitan natin itong cable tie na ito mamaya. Ito, ipakita ko lang muna sa inyo yung kapasitor. Dito na lang natin ikat. Make sure guys, tanggal saksakan. Ayan. Gamit lang tayo ng tester na may capacitance. Ito yung tester ko na aneng. Meron tong capacitance test. Set nyo lang dito. Then, lagay natin sa parad. Yan. Dapat may read tayo na 2UF dyan. Sige. 2UF pa guys ha. 2 microfarad pa to. So, ibig sabihin, good pa yung ating kapasitor. So, ang gagawin natin ngayon, itetest natin tong wiring nya. Kasi posible na nahugot yung sa starting nito. Kaya titignan natin. Tapos, lagyan natin ng spacer kasi masyadong maluwag. Malaki yung alog nya. Yan guys, natanggalan natin tong stator nya. Kung mapapansin nyo, may tanggal na isang wire. Ito yung wire na papunta sa ating isang linya ng kapasitor. Ito. Ito. Yan. Tapos, dito siya natanggal, oh. Ito. Pag idudugtong nyo to, kiskisin nyo lang ng konti. Bali, kikiskisin natin to ng konti. Kasi itong ganitong wire, may coating na to na sarili niya. Kaya dapat tanggalin natin yung coat niyan. Pati ito, tsaka natin ihinang. Yan na guys, naidugtong na natin. No? Ngayon, ito na lang gagamitin ko. Hindi na yung shrinkable tube. Tapos, idikit na natin to para hindi na mabatak. Tanggal na yung lumang cable tie. Kaya, palitan na lang natin. Yan na guys. Ay, kabit na natin yung naputol kanina. Doon, yung pinakita ko kanina. Ito, naikabit na din natin tong mga wiring niya. Nilagyan na natin ng cable tie. Tapos, naidugtong ko na ulit tong kapasitor. Kasi nung tinest natin, 2 microfarad pa siya. Kaya hindi na natin pinalitan. Ngayon, ang ginawa ko, hininang na lang natin to, tapos binalot natin ng shrinkable tube. Ganito. Kumamit tayo ng shrinkable tube. Ngayon, titestingin na natin. Eto, nakasaksak na yan. Ito. Testing natin yung 1. Yan. Patay. Testing natin yung 2. Yon, patay ulit. 3. Okay na guys. Diba? Gumagana na siya. Okay. Kung nakatulong tong video natin na to, please like, share, and subscribe guys. Salamat.